welcome you to Camp Lukewarm. This is a place where we will return into our first love. We will learn to seek Jesus again. A lot of us have become lukewarm. And I'm glad we came to summer camp today, because this is the place where we will be restored. It is going to be a fight to come back to God. But let's do this. We can do this. Camp Lukewarm. Praises go high, we praise him so fly like flies. Both sides in love, we both find the truth that you're mine and God. I'm yours, my feelings contorted, and I'm so sure that I am your boy. And hearing your voice, ignoring the lies for you, I will fight, cause this is a war. I load it, start busting, cause I am in love with thee. When I'm feeling down, you're the best company. And even when I'm going back, you are in front of me. Always straight loving me, even though I might be losing, you're in love with me. Somehow you're never done with me, so even when I'm done with me, somehow you keep loving me. In my world, trying to find my way back to you, trying to find my way back to you, trying to find my way back to you. Okay. So, ayun. Hello, everyone. Hi. Welcome to the group. Narinig nyo naman kami, no? Ayun. Okay. Nakakapanibagong tagal na natin hindi ginawa ito.
Yeah, so hello everyone. Welcome to the group. My name is Jobber Khalil. Kung sino man yung nagsa-stream na account, kung nakikita niyo yung name above, ako yon. And this is... Hi guys, I'm Sheila. So, yan. Yes. So, yan. I'm Jobert. She's Sheila. And this is the group. If you are wondering what is the group, we do this podcast type thing. We try to do it every twice a month or at least once a month. Pero ginagawa namin siya because we have learned so much in our lives and we are trying to share them to as much people as we can. And we think na yeah. By streaming it dito sa Facebook and by recording it and uploading it sa YouTube, madami makaka-gets or madami makaka-kuha or mapapakinggan ko ano yung gusto namin i-share. So we share life experiences with everyone. Paiba-iba siya. May it be about community, may it be about how we save money, how we do this, we do that, how we manage time, how we... Basta madami. All about life. All the things we learned. So for today, kung nakikita nyo sa title or sa description ng stream na to, we are talking about the community pantry. So, bakit ang excited ko doon? Community pantry! Community pantry! Yes. So, community pantry, parang nag-blow up siya, di ba? Because it's good, di ba? It's good naman talaga eh. It's helping out those who are in need. And gusto lang namin siya pag-usapan because there's something good that we can pick up from community pantry. So, una, kung hindi kayo familiar sa community pantry, number one, nasan kayo? Saan kayo nakatira? Nasa Pilipinas ba kayo? Super viral siya ngayon. Super viral siya ngayon. Nagsimula siya sa Maginhawa, right? Sa Maginhawa Street. Simula ang community pantry by Miss Ana Patricia noon. Tama ba? Yun. So, nagsimula yun. Ang goal na community pantry ay bigyan yung mga walang kakayahan. Yun. So, ano yung sinasabi nila? Magbigay ayon sa kakayahan and kumuha ayon sa pangangailangan. Yeah, true. Ayon sa pangangailangan. And, napaka-uplifting nung community pantry because, alam mo yun, the people are doing what they can. Yung parang, alam mo yun, parang nakikita sa textbook before na kahit small payanihan. And yung concept of, effort to help others. And yung concept ng bayanihan, before kasi sa textbook, nung nag-aaral pa ako, may pinapakita na yung bayanihan, yung nagbubuhat kayo ng kubo, papunta sa ibang lugar. Oo, bahay kubo. Pero, ito, I think this is another form of bayanihan, wherein all of us are helping each other. So, those who are more fortunate, yung mga may work pa, yung mga may extra food, yung mga may kayang magbigay, nagbibigay. Hindi man madami ang binibigay, makakapagbigay, go ahead. Yeah, ano yan, Sheila? Yep, and also, magdo-donate, pwede ding money, through money. So, yung sino yung nag-handle ng community pantry na yon, they can buy goods, diba? So, it's ano din, madaming form of way para mag-help sa community pantry. Yon. And the target of the community pantry is yung mga less fortunate naman, yung mga taong wala silang makain for the day, pwede sila kumuha doon. Diba? Yung parang binabawasan mo yung stress ng isang tao na parang wala akong makain today. Okay lang, meron akong parang lifeline, meron akong mapagkukunan for this day para makasurvive ako ng one more day. Diba? Parang it's nice to help out people. Dahil na kasi talaga nung simula ng pandemic, yung nawala ng trabaho iba, merong ibang tao na dumating sa point na iniisip nila, paano ako makakain kinabukasan? Paano yung pamilya ko, di ba? Parang, ang hirap. And, everyone is exhausting their own resources. And it's nice na meron tayong community pantry where
yung mga tao na kaya magbigay, makakapagbigay, and yung mga taong walang kakayahan na makuha or walang kakayahan na may, or wala silang means, wala silang way na makuha na essential goods, makuha sila doon. So it's a great initiative. Kudos sa organizers. And kayo, sa mga nanonood, if you are wondering or kung kayo ay nag-iisip ko paano tayo makakatulong, bilang netizen at bilang techie, siguro naman may GCash na kayo by now this season ng pandemic season 2, di ba? Pwede kayo mag-send sa GCash. For sure, meron sa local barangay ninyo or local area nyo na merong community pantry. Or check nyo lang sa Facebook, baka mamaya friends nyo meron din, di ba? So, tignan nyo marami na talagang nagkalat. Madami tumatanggap ng GCash. Pwede kayo mag-send doon. Sila bibili and sila yung mag-organize for you. Pwede din mag-drop by ka, magbigay ka ng goods. For example, madami kang bigas sa inyo and you feel like makakatulong to. Pwede mong dalhin doon. Or if pansin mo na walang tao, walang community pantry sa inyo and napapansin mong madami nang nangangailangan sa inyo, why not have the initiative na ikaw ang start magbayo. A while. Yeah. Diba? Ikaw mag-organize. Tag mo yung mga friends mo and go ahead. So, and we have a lot of as far as I know, hindi na kailangan ng parang permit. Hindi kailangan ng permit, diba? Parang may nabasa ko na hindi naman daw kailangan ng permit to open up para mag-start ng community pantry. Kasi, diba, bakit daw kailangan ng permit sa pagtulong? So, yeah. Pero, hindi naman siya ganun ka-hassle mag-start. Yeah, hindi siya ganun ka-hassle mag-start. Pero if, for example, you're unsure kung pwede ba or bawal sa inyo or hindi ko na alam kung bakit magiging bawal. Pero if you're unsure or may tanong kayo kung if ever na magtatayo kayo ng community pantry, I think it's better to ask, di ba, yung area nyo. Like yung barangay ninyo, if paano, or subdivision nyo, paano magtatayo ng community pantry, if kailan na permit or not. Then, go ahead, do some research, create some initiative. If you can't create your own, pasensya na sa aso. If you can't create your own community pantry for your area, check nyo, baka merong malalapit na pwede ka mag-donate. Or just spread the word. Sabihin nyo, may community pantry sa lugar na to for others to help out. So, ayun. Eh, napakagandang initiative ng community pantry, honestly. Hindi naman natin tinuturuan yung iba na maging tama, yeah, pero we're helping them na naka-get by sa at least talagang, isa pang araw. Alam mo yung wala pa talaga, yun yung parang pinaka-goal talaga ng tulungan ng community pantry. Yung talagang mga walang-wala, yung talagang, alam mo yung ano, yung parang hindi na nila alam kung saan sila kukuha sa araw na yun. So, kapag, for my own opinion, kung talagang tingin mo naman meron kayo, parang, it's not, ano, parang, alam mo yun, huwag ka nang kumuha sa community pantry kung alam mo namang blessed kayo. So, kasi yung ano na yun, yung parang yung goods na yun, that's for the people talaga na, alam mo yun, yung walang-wala talaga. Yeah. And nakakatuwa din. Any thoughts doon, Robert? Tingin mo. Yeah. Yeah, pero first naman, kung napapansin nyo, di ba, baka mamaya may nag-iisip kasi na parang aabusuhin niya ng mga tao, ganito, ganyan. Kung may kita mo yung mga tao na nangangailangan, yeah, yung iba sa kanila, kinukuha nila, as in yung para sa araw na yun lang. Hindi sila nag-hoard. Hindi sila kumuha ng sobrang dami. Meron pa iba na napapansin ng organizers na konti lang yung dinadala. Sinasabi na, sige po, kumuha pa po kayo. Pero sinasabi ng mga nangangailangan na parang, okay na to para sa akin. Ito lang naman yung kaya. So, have that mindset also na, kung eto, kung feeling mo na you need a little help, don't be ashamed na pumunta kayo doon, kumuha kayo ng kailangan nyo. Pero, think about the next person. Parang pay it forward. Oh, be mindful na paano yung next then person. Then sa ano, other person. Yeah. Pero, of course, for sure, kung ikaw may internet nanonood ng live stream ngayon, wala kang magawa, nabobored ka, baka nag-Netflix ka na lang at this point. For sure naman, meron ka kahit konting pera na pwede mong ipangtulong, and if your heart compels you to, go ahead. Go lang. Donate ka sa community pantry. Help out other people. Or if you have family members, if you have relatives, if you have friends who are struggling right now,
pwedeng ikaw mismo lumapit ka sa kanila and help them out. So now more than ever, we need each and everyone to help each other out. It's a tough time for everyone. Yeah. And bakit nga ba natin pinag-usapan ng community pantry? Well, because tinignan namin yung situation and parang may na-realize kami about it. Ang na-realize namin, we were reminded, kami ni Sheila, if you aren't familiar sa amin dalawa, kami ni Sheila ay Christians, and we were reminded of Luke chapter 10, yung isang parable doon, which is the parable about of the good Samaritan. The parable of the good Samaritan. It's Luke 10, yeah. Verse 25-37. So, bear with me, babasahin ko lang siya, and pag-usapan natin. So, yun, ako na magbabasa. The parable of the good Samaritan, verse 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" he replied. "How do you read it?" he answered. "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." Sabi ni Jesus, "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." Sabi sa verse 29, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" So sabi ni Jesus, in reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.' Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers?" The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." So, kung titignan natin, siguro baka mouthful sa inyo yon. I-digest natin. So, merong isang teacher of the law, tama ba? Teacher of the law, expert in the law. So, parang expert in the law meaning expert in the laws of Moses, yung 5 books of the Bible. 5 first books, na parang nandun yung commandments si Lord. And then, expert siya. So, tinanong niya si Jesus, what do you do to inherit eternal life? So, syempre, nakasulat sa 5 law, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Love your neighbor as yourself. So, sabi ni Jesus, love your neighbor, di ba, as yourself. Tinanong ng expert of the law, who is my neighbor? So, kung hindi kayo familiar sa Bible, explain ko lang. Ang Levite ay isang priest. Parang sa Israelites, isa silang priest, di ba? So, parang holy people sila, na meron silang mga certain rules and restrictions, like bawal silang lumapit sa, for example, baka, I'm not quite sure, pero meron silang customs, like for example, bawal humawak ng patay kasi magiging unclean sila and things like that. So, meron sa iba sa kanila na baka yung priest kasi and Levite, kung napansin nyo kanina, yung lalaking ninakawan and binugbog na halos mamamatay na, hindi nilapitan ng priest at Levite. At first glance, baka may isip nyo na, ay, wala tong pakido sa taong yun. Meron din na baka ang isa sa reason nila ay they are following the law na hindi nila lalapitan yung kahit ano na patay.
So yun yung possible na isa din reason nila. And then merong Samaritan. Ang Samaritan ay Israelite din pero hindi sila Jews, hindi sila taga tribe ni David, tama ba? Judea, tama? Judah. Judah. So ayun, Samaritan sila. And although tribe sila ni ng Israelites, sila yung parang magkaiba sila ng Jews eh. Jews and Samaritan, parang hindi sila nag-associate with each other because meron sila mga differences. Like for example, yung Samaritans, ang sila ay, ang fina-follow lang nila yung first five books, and then yung Jews naman ay yung first five books plus yung mga sinulat na mga prophets. Like yung Psalm, alam nila yung mga Psalm, ganoon, etc. So, ang Samaritan, tinitignan ng mga Jews as someone na hindi sila ganun ka-holy. Hindi sila yung parang chosen people, kumbaga. Parang hindi sila yung pinanigan ni Lord kasi naging makasarili sila ganun. Pero dito sa explanation ni Lord, tinanong kasi, di ba, who is my neighbor? Kumbaga, sino ang neighbor ko? Sino ang dapat kong mahalin? So, alam na natin ang background ng Jews and Samaritans na ang Jews hindi nag-associate sa Samaritan and likewise. Pero dito pinakita na isang tao na nabugbog, isang tao na nasaktan, na halos mamatay na, hindi tinulungan ng pare, hindi tinulungan ng holy man na isang Levite, kundi tinulungan ng Samaritan. Yung tinitignan ng mga Jews na hindi sila ganun kahuli. Not the chosen one. Di ba? Na parang, out of all those, ang binigay ni Jesus sa example, isang Samaritan ang tumulong and lumapit doon. Tumulong. Pinagaling niya, di ba? Parang inalagaan at pinalook after yung lalaking nabugbog. So, yeah, and imagine, may add ko lang, imagine doon sa may last part, talagang ang sabi doon, the next day he took out 2 denarii. Parang alam mong gumastos pa siya para tulungan yung taong yun. True. Imagine, di ba? So yun. Yung sacrifice niya para sa taong yun. Yeah. Yung Samaritan, hindi siya tumulong for the sake na, ay kasi ganito siya. Tumulong siya kasi nakita niya na may nasaktan. Di ba? Like for example, yeah. Sabihin natin Samaritan ako doon sa panahon na yun. Or Jew ako. And then may Samaritan na nasaktan. Nakita ko, ay Samaritan to, di ko tututulungan. Diba? May time na baka ganun din tayo in our present day na parang, ay itong tao to, ganito siya kasi hindi ko tututulungan. Pero pag nakita mo yun, ay itong tao to, katulad ko, tututulungan ko to. Pero dito, ang example ni Jesus Christ, ang neighbor na dapat natin tulungan ay anyone, regardless kung sino ka. You may be a Samaritan, tulungan mo kahit sino yan. You may be a Levite or a priest, pero pag nakita ka ng taong in danger or nahihirapan, tulungan mo. Diba? And ano yung ginagawa natin sa community pantry? Balik tayo doon. Ano yun? Ano yung ginawa natin? We are helping each and everyone. Hindi naman porket sabi natin middle class ka, pero baka mamaya you're struggling as well. Baka mamaya baon ka sa utang and you don't have food. Oh, may bahay ka, may property ka or something, pero mamaya you're struggling din. Ang maganda din sa community pantry, hindi sila humihingi ng ID, hindi sila humihingi ng, alam mo yun, na magkano income mo. Hindi sila nagpupuli sa ganun, di ba? Na parang, kumuha ka ayon sa pangangailangan mo. Napakasimple, di ba? Na no matter who you are, hindi naman din natin anong ano religion mo, di ba? Or ano yung ganito mo. Ano walang identification. Ano yung pananaw mo, di ba? Baka mamaya, hindi na nga, baka, meron ako nakita yung parang naka-Duterte mask, di ba? Tapos, di ba, yung community pantry, usually, yung organizers, hindi sila, alam mo yung mga DDS and ano, anti. So, yung mga ganong political views, may nakita na naka-Duterte mask and kumuha pa rin doon. So, it's the community pantry is for everyone, di ba? Yun yung nakakatuwa. We're practicing this exact teaching, itong parable na tinuro ni Jesus Christ na
we go and do likewise. We love our neighbors, no matter who our neighbors are. Diba? Kung sino ka man, kung ano man pinagdaanan mo, kung ano man yung background mo, if you need help, we will help you. Diba? Nakakatuwa na may ganun tayong action na ginagawa this day and age. Diba? Na we're not looking at the backgrounds of these people, but we see people who need help and we help. And sana ganun din tayo, past this pandemic, when we see people who need help, we help. Plain and simple. Wala na tayong kailangan na isipin doon, di ba? Ikaw, Sheila, ano yung gusto mo i-share regarding that one? Yung dati, di ba, nakakita tayo sa Facebook, parang humanity, nasan yung ganyan. Parang alam mo yun, they're looking at the humanity. And yung community pantry is one of the ana. Ito yung humanity, di ba? Yung ano, alam mo yung kaya tulungan yung isa't isa. Kaya, other people brag na parang tinatag yung Filipino na parang crab mentality. Diba? So, ito one of the answer na yung tayong mga Pilipino din, kaya natin tulungan yung kapwa natin Pilipino, despite or in spite kung ano man yung background na, kung ano man siya, ano man yung itsura niya, ano man yung estado niya sa buhay. So, we can help others, diba? Yeah. So, ayun. So, yun, nakakatuwa talaga na meron tayong something like that. And mamaya, baka mamaya hanggang community pantry na lang tayo, there should be a continuation. How do we apply? How do we love our neighbors? How do we apply it in our lives? Ano yung pwede natin gawin? One thing. Ito, pinakasimple. If you're in school, guys, students. Ang tanda yun, students. That kung kayo ay nasa school, let's say, bakit ganito? Like, kung kayo ay nasa school and pansin nyo na, ito pinaka-basic. If your friend is struggling, may be stress sa ACADS, o baka mamaya wala siyang makain for lunch. Diba? Sobrang simple. Have the compassion. Diba? Go and do likewise. Love your neighbor. Kung napansin mo nahihirapan siya sa ACADS, hindi siya maka-catch up, have the initiative, teach them, offer some help. Diba? If you're someone na meron ka kakilala nagsa-start ng business, and alam mo na you can help them in some way, shape, or form, and you know that you are well off, na hindi mo naman talaga kailangan totally kumita from something like that, if you want to do some charity, do it. Help out your friends, your family, di ba? If you have the ability to do so, do so. Love your neighbor. No matter who it is. Di ba? No matter who you are, Samaritan or not, Jew or not, Levite or not, priest or not. Di ba? Dahil ang meron tayo thinking, this person needs help, we help. Ganun tayo. Ikaw, Sheila, ano pang example ng helping ang pwede natin makita? How do we love our neighbors? Ito na rin ko lang tong story na to kanina. So, hindi ko siya papangalanan kasi, basta yun, hindi ko siya papangalanan. So, this person, parang may best friend siya. So, alam mo yun, parang selfless yung yung pagtulong niya dun sa taong yun. Na, wala din siya. So, walang-wala din siya. Pero alam mo yun, binigay niya yung money niya to help that person. And yung person na yun, na-identify niya na yung sarili niya. Alam mo yun, parang may medical na problem. So, sabi niya ayaw niyang magpa-check up. But this talagang, alam mo yun, parang na-feel niya talaga na yung urge na kailangan magpa-check up. Lalo na sa panahon ngayon na talagang yung priority talaga natin dapat ay yung health natin. So this person urged that person, yung best friend niya, na tulungan na talaga magpa-check up. So alam mo yun, yung kahit na walang-wala ka na, you can, alam mo yung kapag tingin mo naman meron kang bibigay, why not? Why tayo magdadalawang isip tumulong? So yun, kapag tingin mong makakatulong ka, let's help other people then.
Kasi alam mo yun, hindi naman tayo nag-gain para popularity na, ay, magiging sikat kasi ako pag tumulong ako, pag natayo ako ng community pantry, magiging sikat ako. Hindi naman yun yung ano, hindi naman yung goal. Alam mo yun yung goal natin to help other then. And also, by doing that, nag-gain ng kung anumang popularity meron sa mundo na to. We are gaining kung ano yung ano, nakikita naman ng Lord kung ano yung ginagawa natin. So, i-reward niya tayo sa kung anong ginagawa natin. Behind the camera or behind other people's back. So, yun. Si Lord naman talaga yung, in the end, siya naman talaga yung mag-judge sa atin kung ano ba yung mga nagawa natin, mga hindi natin nagawa. Yun. Another one I would like to bring up. Ito, isang nangyari sa amin sa family ko. So, some of you may know na yung father ko ay a year, 2 years, 3 years ago, ay, yun, inatake sa puso, muntik na siya mamatay, kinailangan operahan. Yun, we were in need. Bankrupt kami, ubos sa pera namin, may utang, ang dami. Tapos, alam mo yung nakakatuwa itong part. Yung batchmates niya, hindi lahat yun kaklase niya, but some are his friends. Some are batchmates only. May mga batchmates siya na nag-ambagan, nag-donate ng pera, nagbigay sa kanya. Alam mo yun, yung parang para ma-operahan siya. And to those of you na friends ng father ko, yung mga batchmate ng father ko, thank you so much. And meron din na yung sa church naman na ang kilala lang nila sa church that time was ako, only me. But when they knew that my father was undergoing an operation, lahat yung mga taong yon, nagbigay sila ng kaya nila. Diba? Nagbigay sila, nag-ambagan sila just to help. Kahit gaano kaliit or kalaki yung amount, just to help out. Diba? Kahit di nila kilala yung tao personally, it's just me. Diba? So, we should have the same compassion and love towards others, towards helping others. Kahit gaano kaliit yan, kahit gaano kalaki yan, help out others. Huwag mo nang tignan ano background niya, ano yung ginawa niya, who they are, what they've done. If you see a person needing help, help them. Kasi mamaya, pinupulis natin ng pinupulis yung background na isang tao. We miss the opportunity to help them change for the better. Diba? Kasi mamaya, we try na i-contain ang isang tao in this specific na parang, ay, eto kang tao ka, and eto ka. Hindi kita tutulungan kasi eto ka, eto ka, eto ka. We contain them in this box to the point na, alam mo yon, we give them no hope and no opportunity to grow from it. Na lumago sila and become better people. Diba? So, just help out. That's plain and simple. Huwag mo nang tignan kung sino sila, what they've done. If they need help, help them. Alam kong madali siya sabihin ngayon, pero mahirap siya gawin. Pagagawin mo na. Pero lagi mong isipin, it's a person needing help and we should help them. Ano yung vow ng mga doctors and nurses? Di ba yung, ano yung vow nila yung parang, may vow sila eh, na parang tutulungan nila yung patient, di ba? Na parang parang gagawin nila lahat to help a patient out. That meron din tayo same oath and same same will na tulungan yung isang tao. Di ba? We should have that kind of compassion and love and parang meron tayo will to help others. And baka mamaya iniisip nyo na paano ko walang-wala ako ngayon? We have our own ways to help. Lala sa donation drives, we can share. Just by sharing, we pinapalawak natin possibility of others to help out. Yeah, public. Diba? By sharing, word of mouth, di nyo alam kung gaano kalaking tulong na yun. And also, ano yun nasa train of thought ko, medyo nawawala na siya. Dahil by sharing kasi pinapalaki natin yung possibility of someone helping out.
So, yun, help each other out talaga. Yun yung magagawa natin. So, ikaw Sheila, meron ka bang gustong i-add? Yung gusto ko lang i-add na one of the lesson or one of the yun, lessons na talagang natutunan ko when I started following God, talagang alam mo yun, yung you will have the heart talaga and passion to help other people kahit of kung ano kuha man sila sa iyo, kung ano man ang pinagdaanan, kung di mo man kilala yung tao. And alam mo na amazed sa church talagang may mag-raise ng ipag-pray tong tao na to. Alam, by a simple prayer, napakatulong na nun. Imagine, thousands of people talagang nagpipray para dun sa pindadaanan ng tao na yon. Imaginin mo, ang dami-dami nun, hindi ba yun marininig ng Lord? Napaka-powerful ng prayer. By a simple prayer lang din for that to na, alam mo yun, wala ka financially, wala talagang mabibigay. Just, after a simple prayer lang na, alam mo, makakatulong yan eh. Diba? Katulad lang, no? same lang siya nung sinasabi ni Robert na by sharing yung word of mouth, talagang napaka-powerful. So, yun. Yung ano lang naman namin, yung pinpoint out lang naman namin dito sa pinag-uusapan natin is to help other people kahit na at kahit pa kung ano man yung ano yung may isip mo na but, 'di ba? So yun, help other people kasi yun eh, rewarding yung feeling na nakaka-help sa atin. Yun. And also if you think na you have nothing to give, ito as a Christian, ito yung something good about it. Because God gives us so much that we are able to give as well. Na parang, yeah. For example, to give, yeah. God loves us so much so na pinupuno niya tayo ng pagmamahal to the point na we overflow and yung pagmamahal na yun, we can't do anything but to give it out to others. And it's the same with anything. Yeah. Na parang feeling mo, paubos ka na. And you see someone who is in can still enough, give. You can still give. Totoo yun. Ang isang maganda example dyan ay yung Malakay. Anong church yun? Macedonian. Yeah. So, ang Macedonian church before sa Bible, kilala sila as... Hindi sila church na mayaman. They were also in need, but they have the heart to give. Kaya na magbigay. And napakaganda ng faith nila. Yung faith nila na parang we can give because God provides. Diba? Can give. Yeah. And eto yung isang story ng, isang life story ng pastor namin before. Sabi niya, parang last money niya na yon. And wala siyang ina-expect na pagkakitaan or anything. Last money niya na. And parang na-compel siya to give to this cause or to give to this person. So, nagbigay siya. Tapos, alam mo nangyari? Binigay niya, naubos pera niya. Tapos, ang nangyari ay parang the next day ata, binigyan siya. Parang nagkaroon siya ng pera. So, grabe talaga. Parang the Lord provides agad-agad. Ikaw, Sheila, meron ka pa bang gustong i-add? Hello, Sheila? Robert, medyo nawawala-wala ka sa akin. Hello, Sheila? So, yun. Gusto ko lang din eh. Another... Hello? Yan, sige. Tuloy ka lang. Medyo na ano ko eh. Nawawala din yung connection. So, yun. Gusto ko lang i-add another story din na narinig ko na talagang na-amaze ako. So, one of our pastor din, parang na-conference ata siya noon. Parang nagkaroon ng ano, ng parang giving ganun. Tapos parang na-challenge siyang bigay. So ayun, nagbigay siya ng a large amount, pero wala pa siyang money noon. Alam mo 'yun, parang biglaan na lang na talagang nag-commit siya na mabigyan siya noon. Tapos the next day din, may tumawag babayad din. Tapos, alam mo yun, haka-amaze kasi hindi niya inisip
kung paano siya siya makukuha yun, ganun. Alam mo, na, di niya inisip na, ano ako, parang, napasubo ako dun ah. Parang hindi siya nakapag-isip ng ganun. Talagang, alam mo yun, hinayaan niya yung Lord na mag-work na talagang mag-provide sa Lord. True. So, yun. Yan. So, I guess to summarize, have the heart to give. Love your neighbor no matter who your neighbors are. And if you fear na parang you won't have enough for yourself when you give, know this, na when you give, God will provide. Na bibigyan ka niya talaga kahit maubusan ka. Hindi ka mauubusan talaga technically when you are with God, because God provides. God helps you with all your needs. God knows your needs and He will sustain you. So when you give, don't worry about what you would have left, because God will give you what you need. God is taking care of you. So when He gives to you, have the heart to give and have the faith na kaya mo magbigay without thinking na ano yung matitira sa akin. So I think that's what we can learn from the community pantry, is to love our neighbors, to love them no matter what, to help them, and to give, to have the compassion to give. Yeah, I think that's it. So yeah, and let's close this with our ending spiel siguro. Kasi medyo naglola ko na internet natin. Yun nga guys, we do this, the group, parang sessions weekly na hindi live stream, of course. We talk about life, we learn things, we study life, we share the word, we talk about our struggles, we talk about everything under the sun. And if you want guys na sumama doon, di nyo kailangan mag-comment dito, chat nyo lang kami, just reach out to us. Sabihin nyo lang gusto nyo sumama sa the group, ganun. And we'll be happy to share the group with you. Yon, we're happy to invite you into our group. And if you find this helpful, kayong nanonood nyo, if you find this helpful, pwede nyo ding i-share for others to learn about it as well. Hindi yung the group, ah, but kung ano yung content na pinag-usapan namin. Share it to others. Go ahead. And kung gusto niyo to panoorin and pansin niyo mahirap hanapin sa Facebook, I will upload it also sa YouTube channel ko. I-share ko na lang later yung link siguro. So that's it. I'm Jobert and this is Sheila. And that is Sheila. And this has been the group. So thank you everyone. Thank you for listening. Bye. Thank you. Bye.